Magandang hapon sa lahat. Gagawa ko ng cake. Madulas kasi. Kaya tumayo dun. Kaya. Gagawa ko ng cake. Gagawa tayo ng cake. Sa araw na to. I'm back. I'm back. Hello. Shout out sa mga nanonood. Hi, Ma. Hi, Ma'am Clarence. Ayo, mayroon tayong viewers. Pa-like naman dyan, guys. And dito na ako bumalik. Nag-CR ako. Ay. Samahan niyo ako magluto. Pasensya na, nag-CR ako eh. Hindi mo kay cellphone ko, diba? Nag-CR ako eh. Sa ko ng kamay, huwag yung magalala. Naghugas na ako ng kamay. Okay, magluluto tayo. Samahan niyo ako at magluto. Magluto tayo ng chiffon cake. As usual, walang kamatayang chiffon cake. Walang tindera. Ito lang yung measuring cup ko ah. Ito lagi ginagamit ko. Si measuring cup ko. 'Di ba? Naghihirap. Walang tao. Ay nako. Ay bet ganun, bet ginamit ko pala 'to. Sige na nga.
Ayan yung ating oil. May ano lang, may flavor lang tayo ngayon. Ilan natin yung flavor. Ito, 1 tablespoon. Ito, yung asukal natin. Okay, huwag na kayo ma-stress ang laban natin. Hayaan nyo na siya. 1, 2, 3. 3 tablespoon ng asukal. Ay, Sheila Mare. Kay Sheila Mare na nanonood. Mayroon tayong 3 tablespoon of sugar. Ayan, nakikita niyo, nagluluto ako. Nagluluto pala ako. Oo, siya din yung ano, siya yung tawag nun, siya yung sponsor ng ating ano, ng ating pa-load. May message siya, hindi ko nababasa. Dito ka bakal sa ano, Shi? Dito ka bakal sa... Dito ba? Sige, bakal lang ko kay Winnie the Pooh. Hindi ko kasi nire-reply yung message niya. Kalib kasi ako. Sorry naman. Mamaya makalimutan ko yung inaano ko dito. Ano pa ba? Eto, asukal, oil, asukal, tapos milk. Since wala akong milk, wala akong gatas eh, tagharap ngayon. Wala, to plastic. Di ako na lang guyod-guyod eh. Ari, mag-disabala akong trolley. Three tablespoons of water dahil wala akong gatas. Tubig na lang. Para tipid. Tipid muna tayo. Wala tayong pambili. Ayan na. 3 tablespoon. Tablespoon. Ayan na. Tablespoon. Tablespoon yan na. 3 tablespoon ng water. Kasi wala akong gatas. Tubig na lang. Tipid. Oo. Pwede naman. Pag wala, pwede din orange juice. Wait. Ganon. Si ano, si Ann, pag nagluto, minsan nilalagyan niya ng ano, ng royal. Royal pa nga. Ay. Saan na ba yung aking cake flour? And then, ito yung aking cake flour. Saan pala yung ano ko? Cake shape. Pala ako. Wait lang. Babasa. And then, lalagyan natin ng 6 tablespoon lang. 6 tablespoon ng flour. 1, 2, 3, 4. May buho. Hello, Ma'am Ging. 5. Ito, 6. 6 tablespoon lang yun, ha. Nakita nyo, 6 tablespoon ng flour. Mix natin to, guys. Flour, sugar, egg, water. Well, salamat sa panunood, Ma'am Ging. Salamat sa mga nanunood. Shout out sa 7,000 nanunood. Okay, mayroon tayong flour. Then, lagyan natin ang egg. Ayan. Lagyan natin si egg. Tapos, lagyan yung ano.
kasi ng bahay namin. Nahirap kumilos. Nagre-reklamo. Tulog na si Alaga eh. Buti na lang natulog si Alaga. Nakapag-ano ako ngayon, nakapag-gawa. Ay, tatlong itlog. Diba? Taob yun. Kaya lang, lugi tayo dun eh. Gumagamit ng ipinagbabawal na teknik si Uda. Dalawa. Tatlong itlog. Tatlong itlog. Ayan. Makadto kami sa park karon. Mag-ano na, magbugtaw sa Alaga. Ayan, halo-halo na lang. Wala kasing ani, wala naman, actually wala namang sinabi, pero ang nakasabi doon, ang sabi ng organizer, ipalike, share sa Facebook, sa mga friends, pero hindi naman sinabi na ang auto-likes is allowed. Ganun. Pero, yan mo na, makonsensya din yung charot. Lalagyan natin ng, meron ako ditong taro flavor. Flavoring lang tayo, guys. Wala kasing ano, wala namang, wala tayong powder eh. Mas maganda sana pag powder. This is my first try. Try lang tayo, guys. One tablespoon ng ano. So, kailan siyang i-try ko na lang kalalabasan nito. Alam mo naman ako mahilig mag-experiment 101. Experiment pa nga. Baka nga mamaya pagkatapos kong mag-live, pag-check ko, 9, ano na sa half, 4.9 na. baka makarma din. Okay, kulay purple. You know, my favorite color. Shout out sa pitong nanonood. Yes, balulit. My favorite color is violet. Taro flavor kasi siya. Flavor lang ang ano natin dito. Yung flavor lang ang hinahabol ko dito. Hindi ko pa alam kung anong kalalabasan nito later. Malalaman natin pag naluto na natin ito. Okay, gawin na natin ang ating egg. Ito yung egg white natin. Sana all 5K. Diba? Gawin muna natin. So, dyan muna kayo. Mag-iingay muna ako. Ayan. Tagay natin ang ating cornstarch. Cornstarch.
Pinailang lahat ang mga nandoon. Tapos wait lang. Mga ghost member da. Alam mo naman sila, wag lalabasan yung mga yan. Kayo naman. Tindihin niyo na lang, charot. Kayo ba? Then natawa ako sa spatula ko, naputol na. Pa-sponsor nga sa spatula dyan. Ay, nako. Ito lapot. Shout out sa 7,000 nanonood. Di ba may 7,000 akong nanonood? Yan, ihalo lang natin siya ng kamit lang para makita niya. Maliit kasi yung space ng bahay ng kusina namin. Uy, ang ganda ng pagka-purple. Oh, damihan yung pag-message. Lahat ng member mag-message na. At least naman tayo, mayroon tayong ano ah, mayroon tayong evidence kung saan tayo nagkuha ng ating mga likers. Eh, siya kaya? Saan kaya siya naghanap? Shout out sa 7,000 nanonood. Kung 7,000 sana ang nanonood eh, no? Eh, di... Okay na sana ang aking channel, charot. Basta shoutout sa 7,000 nanonood dyan. Welcome sa aking cooking live show, charot. Cooking live show. Tara na't magluto, samahan niyo ako dito. Ayan, may nagdagdag ng isa. Shoutout sa 8,000 nanonood sa aking cooking show. Samahan nyo ako magluto ng purple na chiffon cake. Masarap to. Maliit lang, pero masarap. Charot. First time ko nagluto na ito, guys. Na may flavor. Na ganito. Usually, niluluto ko lang naman is vanilla tsaka chocolate. And I'm sure si Alaga magugustuhan ere. Magugustuhan niya ito kasi favorite niya yung purple eh. Asa ka naman dun? Asa ka naman dun, Mark? Lahat sila mag-cooperate. Naku, huwag kayo umasa. Sasaktan lang kayo.
Ang bango niya. Promise, ang bango. Purple one. Umalis na yung isa. Shout out sa pitong nanonood. Umalis yung isa. Sabay ka. Oy, masarap to. Ako nagluto eh, charot. Sariling puri. Kaya kumunta ah. Sige ma'am, ingat po. Salamat sa pag ano, salamat sa pagsama. No problem. Walang problema. Ingat. Ingat ka. Salamat sa pagsama. Malaking bagay po 'yon. O, diba? Andiyan ba naman si Mac? Hindi pa out ni Mac eh. Sige po, ma'am. Ingat po. Ayan. Purple na purple. Ang ganda ng pagka-purple niya, oh. Andiyan pa si Mac eh. Maya-maya pa yan eh. Okay. I-preheat ko pala muna yung oven. Wait lang. Back, pinarehit ko na yung oven ng 150 degrees ng 10 minutes. Kailangan nakapreheated na yung oven. Hindi nag-react sumali sa parapon. Kaya nga, dapat laging may ebidensya. Meron screenshot lagi. Para maganda, din ba? Diba? Shoutout sa 5 nanonood. Sa 5,000 nanonood. Meron pa naman tayong 5,000 nanonood. May kasama pa ako. Wala. Purple talaga siya. So, pinainit ko na yung aking oven. So, after 10 minutes, isasalang ko na to doon. Nilipat ko na siya dito. Favorite ko ang purple. One of my favorite. Ang bango niya. Tingnan ko lang to ha. Pag naluto to kung purple pa din. Ano kayo niluto ko? Last time, nagluto ako ng
chiffon cake din na siya ng dragon fruits. Ay, yung dragon fruits is kulay pink. Parang purple din, ganun. Alam mo na naluto. Wala na yung kulay. Ewan ko saan napunta. Ayan. So, pinainit ko pa yung ating oven. Mamaya pa yun. So, bumili na kasi si amo kahapon ng cornstarch. Kaya nakapagluto ako ngayon. Diba? Hello, Ma'am Beatrice! Oh, kasi ano pa to eh. 35 minutes pa to lulutuin. Mukha ba? Ininit ko pa lang. Sasalang ko pa. Tapos gagawa ko ng ano. Gagawa muna ako ng frosting. Para sabay-sabay maluto. So, itabi ko muna to. Para wala akong mapaglagyan eh. Ganito. Hirap ng bahay na maliit. Kasi na kasi namin maliit. Ay, wala akong masyadong space. Shoutout sa ating 6 nanonood. 6,000. Meron tayong 6,000 nanonood. Diba? May 6,000 nanonood. May nakita akong dumi sa ref. Pinuspunasan muna natin. Sipag kayo na. Good afternoon, Ma'am Beatrice! Welcome sa aking bahay, charot. Welcome sa aking bahay. Pasok lang kayo. Yung mga members ko talaga, bilib na ako sa inyo. Diba? Natutuwa talaga ako sa mga members ko. Kabait. Oh, sure, no problem. Ingat ka, ma. Ingat, ingat. Sana all hanggang 3 o'clock lang ang pasok, ano? Andiyan na si ano, andiyan na si Ma'am Beatrice, siya may kasama ko. Si Ma'am Beatrice yung kasama ko dito. Diba? Shout out sa 8 nanonood. O, wala, 7 nanonood. 7,000 nanonood. O, diba? Ano yan eh, pag umalis yung isa, may darating na isa. Ganun yun. Ganun, salitan. Salitan yan. Basta may umalis na isa, mayroon pang maiwan. Tapos, may pag umalis ulit, may parating ulit na isa. At sa 8 nanonood, meron akong 8 nanonood. Oh. Sige lang, bebe. Kain ka lang. Kain ka lang dyan. Shoutout sa'yo, bebe ko. Buti ka pa kumakain. Ako magluluto pala ako, bebe. O, diba? Ayan na, si Ma'am Beatrice naman ang aking kasama. Umuwi na si Mac, eh. So, gagawin ko muna yung frosting. Konti lang tong frosting ko kasi maliit lang yung cake ko na ginawa. Ay, swangit si Uda. Kanina ko pa ito nilabas. Hindi pa nag-ano. Hindi pa siya na-melt. Hindi, ano na. Paalis na ng... Pauwi na ng bahay, kaya umalis. Mga nakalibring wifi sa ano. Mga nakalibring wifi sa work. Sana all may libring wifi. Ano. Ay, baby, kumain. Ako'y may ginagawa, Ari. Mga ano sila eh. Mga pauwi na. Mga pauwi na yun sila sa work, kaya yun. Umalis na. Eh, ako still working.
Hanggang mamaya. Last G's. O, pareho tayo, ma'am. Naka-data lang din ako. Yung 50 GB ko, good for 1 week lang, kaka-YouTube. Diba? Pero, hindi siya masyadong mahal dito. Compare mo naman sa atin sa Pilipinas, sobrang mahal. So, gagawa tayo ng frosting. And dito yung butter. Ba't parang ang pangit ng butter ko? Sinabi mo pa. Mahal talaga. Ay, naku. Mahal ang data sa Pilipinas. Tapos mahina pa yung signal. Tingnan ko muna yung oven ko. Mayroon akong butter. Mayroon pa kala akong cream cheese. Nagbibigyan ko siya ng cream cheese. Saan ba yun? Mayroon akong cream cheese. Sinabi mo pa, kaya nakakainis. Alam mo yung kanta ni Sarah G, ikot-ikot lang. Parang parang ganun yun. Ganun yung signal. Gagawa tayo ng frosting. Ano lang siya? Butter, cream cheese, at saka lagyan ko na ng konting sugar, at saka ano nga ito? Lagay ko muna sa ayoo. Hindi, saglitan lang yun. Wala lang, treat ko lang mag-live kagabi. Kasi galing kami sa labas. Marunong na kasi kumanta yun eh. Kasi hirap lang siya magbigkas ng Tagalog. Tingnan ko muna yung ano. So, mainit na ang ating oven. Ilagay na natin ang ating cake. Ayan ang ating cake. Ilagay natin ang ating cake sa oven. Wait lang. Pinasok ko na sa oven yung ating cake. Tinuturoan ko yan siya. Marunong yan siya ng ano ngayon? Yung paa, tuhod, balik at ulo. Alam niya din yon. Marami na siyang alam na Tagalog eh. Tinuturoan ko siya.
Good luck na lang dito sa butter. Ang pangit ng butter ko. Kasi unsalted to eh. Yung isa kasi salted. Eh gusto ko unsalted. Eh ang pangit naman niya. Yung paggawa kasi ng frosting minsan nakadepende sa butter. May butter na pangit. Sipin mo nga kanina umaga pa tumatigas pa rin siya. Nilabas ko na to kanina umaga. Samantala yung kasama niya, oh, lambot na. Lambot na yung kasama niya. Samantala siya, may goodness. Kasi butter to. Ang hirap niya i-ano. Maganda talaga tong isa. Kaso salted tong isa eh. Kaya nga, ang hirap nga eh. Nakakairita. Kaninang umaga ko pa ito nilabas. Samantala yung maano na. Hindi na matigas. Ito kasi, wala na kasi ako ibang butter eh. Tsaka konti na yung gagawin ko. Para lang sa amin, pangkain lang ng amo ko mamaya. Kasi Friday bukas. Ay, Friday bukas. Friday pa lang ngayon. Kung ka muna. Sige lang. Kaya ko magtsaga. Pagtsaga. Ano ba akong choice? Itulog si alaga ngayon eh. Sugas talaga. Gano'n na nga, wala akong choice. Pero okay lang yan, kaya yan. Dati yung ginagawa ko din yun. At saan ba yung sukal ko? Baka mamaya asin na naman may ilagay ko eh. Simpa nga. Eto, tansyahan lang to ha. Tansya-tansya lang. Hindi ako ano, hindi naman talaga ako. Kasi kung ilan lang yung kailangan ko, yung pag konti, konti lang. Ayoko na isasayang kasi ng ingredients. Dahil konti lang din naman, maliit lang naman yung ginagawa ko. Kasi nga, konti lang naman ang gagawin ko. Bakit ako gagawa ng sobrang measurement? Kasi, pag i-measure, measure ko pa yun. Yeah, alam naman natin na kailangan ng sukat. Pero, minsan talaga, tansyahan lang kasi ayoko magsayang ng ingredients. Okay lang kung maramihan, hindi damihan ko din. Pero pag konti, diba, bakit ba tayo magsayang ng ingredients? Sayang kaya. Oo, oh, nahahalo na yan. Iyaan mo siya dyan. Mahalo din yan. Di ako nakain ako ng kanin. Siya, hindi siya nakain ng kanin. Ha? Sige. Tingnan ko lang kung di pa siya hahalo dyan sa ginagawa ko. Ayan, lalagyan ko ng cream cheese. So, meron ako natitira. Bago pa to amagin sa rep.
Bago pa siya umagis. Diba? Parang siya pang kumakain ng kanin. Eh, kumakain ako ng kanin, siya hindi. Kaya hahalo at hahalo yan mamaya. Time niya lang. Siyempre, ako ay nakain ng kanin. Siya hindi. Tingnan ko lang, hindi pa siya kahalo. Ang paghalo ko sila. Icing, dapat sana ang gawin ko icing sugar na lang at saka yung etong cream cheese. Kaya lang, wala pala akong icing sugar. Saka ako nakabili. Sa malalim. Hindi masyadong malalim tong lagayan ko kasi. Lalambot na siya. Diba? Parang siya pang nakain ng kanin. Pwede na. Lalagyan ko lang ng konting condensed milk. Para mas masarap-sarap konti. Malambot-lambot na rin. Pwede na, pwede na. Pwede ba? Lagyan natin ng condensed milk. Ito'y tansyahan lamang. Kasi, konti lang kailangan ko talaga, promise. Ayan. Siyempre, mas matyaga ako sa kanya eh. Maniwala ka dyan kay Butter. Tingnan ko lang. Tingnan mo, malambot na siya, ma'am. Pwede na. Maya-maya lang. Lalagyan ko din siya ng kulay. Purple. Para ganda. Terno sa cake. Purple. Nababakar ito. Hindi pa rin siya nab... Butter ko ba?
ano lang, kami lang. Apat. Ako, yung mag-asawa, tsaka yung alaga ko. Apat lang kami dito sa bahay. Kami lang kakain apat. Kaya niluluto kong cake, maliit lang yan. Kasi kami-kami lang kakain. Lima lang kami, ay apat lang kami sa bahay. Ni amo ko, ako, tsaka si alaga. So kami lang kakain apat. Kasya lang sa amin yun. Pang ano lang to, pang himagas mamaya. Dessert namin mamaya. Oo, kasi si amo ayaw niya nung matagal. Gusto niya lagi bago. Kaya ang tinapay namin, pag nagluluto din ako ng tinapay, konti lang. Tapos, ako lang naman kasi mahilig kumain din ng maraming tinapay. Kami din lang kumakain. Yung tinapay namin, tatlong araw lang ubus na yan. Wala na yan dapat. Pero sa chiffon cake, gusto niya kinabukasan. Yung kakainin na ngayon, lahat. Isang kainan lang, bukas lang. Okay na siya. Pwede na i-pipe. Sarap. Ay, masarap. Sabay ganun masarap. Ay, mabait si amo. Mabait yung mga amo ko. Wala akong masabi. Ano siya, swerte ko, kasi mabait talaga sila, promise. Kasi nung namatay yung mama ko last October, share ko lang, namatay si mama last October, nito lang, nung 2020. Since hindi nga ako makauwi. Sila yung amo na hindi mo na kailangan sabihin na, ma'am, pautang nga, kasi kailangan ko ng pera, gano'n. No. Namatay si mama Friday. Pagdating ng Sabado, kinabukasan, sabi niya, mag-off ka muna, pahinga ka. Lumabas din ako kasama ko yung mga friend ko, sina Sheila. Tapos, pagkadating ng Sunday, off ko pa rin. Kasi regular off ko talaga Sunday. Binigay niya na yung pera sa akin, sweldo ko. Binigay niya yung 1 month salary ko. Tapos, binigay niya ako ng extra pera. 2,000 sa pera dito. Kailangan manghingi. O, ay, hindi mo na kailangan mangutang. Unlike sa ibang tao, sa ibang amo na. Kaya, ang swerte ko sa amo ko. Kasi alam na nila yung pangangailangan ko, kung ano man yung kailangan ko, needs ko. Alam na nila. Binigay na kagad sa akin. Sabi niya, tulong namin sa'yo. Diba? Mabait sila. Tapos nung pumunta dito yung anak ko din nung nakaraan, nagkita din sila. Siya nag-arrange ng ano ko, ng holiday ko, lahat-lahat siya nag-arrange nun para sabi niya, pag pumunta daw dito si Ann, masulit
masulit ko naman daw yung bakasyon ng bata. Tapos, yung makasama ba kami sa kakapasyal, pasya. Siya din na nag-arrange ng holiday ko naman. Kinakasama ko sila. Nagpunta sila dito last October. Nung wala pang COVID. Oo, yun na nga eh. Minsan ka lang makakita ng ganong amo. Saan na ba yung coloring? Food coloring, where are you? Lalagyan ko siya ng kulay purple. Ayan, okay na yung aking butter. Lalagyan na lang natin ng purple-purple dyan. Para magkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Diba puro purple? Violet na violet. Ito mamaya. Ito light lang. O, diba? Kasya lang to sa, ano, kasya lang to sa cake mamaya. Ganito kadami. Siyempre, palalamigin pa natin yung cake. Baka muna natin ito ilagay. Pero masarap na siya. Ay, hindi, mabait itong amo ko kasi ano sila eh. Alam mo ba yung amo ko? Hindi pa akong pinapagalitan yan. Minsan hindi pa nagalit sa akin yan. Ako lang yata nagagalit sa kanila eh. Hello? Parang may buo-buo pang butter. Hindi pa talaga siya tapos. Meron pang buong butter, check. Pangit talaga ng... Ayoko na ng butter na yun. Didismiss ko na yun. Ayoko na sa kanya. Kasi meron pang buo. Pangit. Tap. May buo pa. Kailangan ko pang ulit ano yun. Dispatch ako na yung butter na yun. Ako na nga na nagagalit sa kanila, mami. Huwag sila mag-alala, ako nagagalit sa kanila. Pero wag ka, nung una ko dito, mga siguro first 3 months. Ang hirap din mag-adjust. Hirap na hirap din ako noon, promise. Gusto ko na nga mag-break ng kontrata noon. Sinihirapan talaga ako. Buti na lang, inabaan ko pa yung aking pasensya. Itong butter na to, namumunto eh. Thank you.
Nakakainis tong butter. Ayaw makisama. Pangit. Kasing pangit ni pangit. Ganun na nga. Magtsaga. Kasi pag walang tsaga, walang nilaga. Pero pangit talaga yung butter. Ide-dispatch ako na yun. Sabihin ko kay Amo, don't buy this. So swangit. My gosh. Ang pangit ng butter. Hindi ko bet yung butter. Mas maganda yung isang klase. Hindi kasi kami bati ni ano, ni boiled icing. Lagi akong palpak. Bibili pa ako ng ano, ngayon. Yung thermometer para matansya ko talaga. Then, i-try ko ulit. Oh, yung butter ang nabili. Pangit. Pangit yun. Kasi yung ginawa ko nung last time, maganda yun. Yun yung quality ng butter na gusto ko. Itong isang butter na brand. So swangit. My gish. Sabihin ko kaya mo, wag nang bumili ng ganun. Dahil pangit. Shout out sa 6 na milyon na nanonood. O, di ba? Milyon na ang nanonood sa atin. 6 na milyon. Meron tayong 6 na milyon na viewers dyan. Ay, putik. Ang hulo. Masisa. Pero pwede na to. Kami lang naman kakain. Sabihin ko na lang kay Amo. Pangit kasi ng butter na binili mo. Alam mo, nagsayang lang ako na kailang beses na kasi ako ng practice ng boiled icing. Mga, siguro 3 na. Pinagtatawanan lang ako ng amo ko. Eh, lagi ko naman nakakalimutan bumili ng thermometer samantalang kamura-mura lang nun. Pero baka sa Sunday, makabili ako, try ko. Ang bilis niya mag-ano? Ba yun? Butter na ito. Pangit. Sarap naman. Pwede na din. Pang ano na rin mamaya. Pangit talaga niya. Pero maganda na rin naman siya. Itsura. Pwede na. I-pipe ko na lang mamaya. Bahala sa dyan. Importante yung cake. Masarap. Pag yun pa, hindi masarap. Naku, iwan ko na lang. Kapag ang cake hindi masarap na akong lagot. Lintik na butter na to. Nilabas ko na siya kaninang umaga para nga mag-soft na. Kapangit. Tingnan mo, may buo-buo pa. Bahala ka nga dyan. Pang ano lang yata to. Yung pang ano, pang... Hindi ko alam kung pang gisa. Sana nga masarap. Pero yung cake naman, sure ako masarap. Pero ito naman masarap. Tinikman ko masarap. Kinamay. Masarap yan. Lagay ko muna nga sa ref. Ay, kaso pag nilagay ko sa ref, baka bumuo na naman ito. Ako na nga ilagay. Diyan ka na lang sa tabi. Papipe ko na lang mamaya para maganda-ganda yung tingnan. Hindi naman kasi pang 20 eh. Pang kain lang naman yan. Kaya okay lang. And antayin na lang natin yung ating cake maluto. Hello, Ma'am Rona! Pasok-pasok sa ating bahay. Bahay. Lintik na butter na yan. Sabihin ko na talaga kay Amo, don't buy this brand. Palubat na yung cellphone ko. Charge ko muna dito.
Ayo, kakape tayo. Kape tayo, kape. Kakape tayo. Kape mga kape, kape, kape. Kape sa mga walang kapiling dyan. Samahan niyo ako magkape. O diba? Pagkatapos mo magluto, ikaw din maghuhugas. Diba? Ganon. Eh, check ko muna pala yung aking ano. Hindi, kasi ano ko na ito eh, buhay ko na itong kape eh. Hindi ako mabuhay na walang kape yata. Ang aking tasa ay si ano, si Winnie the Pooh. Ayan, dalawang taon na yun sa akin. Dalawang taon. Oo, kape is life. Basta maghugas pa ako na hugasin. Ganon. Rintik na hugasin. Di ba? Pagkatapos mo magluto, ikaw pa maghugas. Kapit. Shout out sa mga nakarelate. Hello ma'am. Kape tayo ma'am Ronami. Kape, kape, kape sa mga walang kapiling. Kape sa mga walang kapiling. Yes, favorite ko si Winnie the Pooh. Sa katunayan, mayroon akong, ang aking higaan, eh, naghahati na kami ng acne ngay Winnie the Pooh doon. May ano doon eh, may nanay, tatay, tapos, may dalawang baby. Si Winnie the Pooh. Meron akong cherry dito. Ito yung pang, ano ko mamaya, pang decoration. Pang lalagay ko sa taas para, pang decoration lang, ganun. Hug. Ano, ano lang siya, yung parang naisip ko lang, bigla ko lang naisip sa aking isip. Kaya nasabi ko, kape para sa mga walang kapiling dyan. Kailangan hindi natanggal yung ano. Dapat meron siyang ito, kahit mga ilang piraso lang. Tatlo. Kape, kape, sa walang kapiling. Merienda time na. Oras na ba? Meron pa akong biko. Ay, may biko pala ako. Nalam pa lang ako. Okay. Malapit na maluto ang ating cake. At si alaga malapit ang magising. Ligpit-ligpit ako para konti-konti na lang mamaya. Meron pala akong biko. Ayan, biko. Biko, biko. Nagluto ko ng biko nung Monday. Monday pa to eh. Pala may Japanese. Masarap. Ano na yun? 35 minutes. Ano lang yun? 45 minutes pa yun eh. Meron akong biko dito.
Gusto ko sabi ko sana malamig ka. So ito, hindi kaya-aya. Sobrang lamig. Kailangan talaga initin muna. Galing sa ref. Eh, gusto ko sana malamig. Kaso, yung ref pala namin. Abnormal yun. Ngitin ko nga. Mag-merienda eh. Merienda tayo. Bumili kasi yung friend ko, si Bioli, nung ano, nung malagkit. Tsaka, yun, gata. Binigay sa akin nung Sunday. Tapos ang sabi sa akin, "Tay, luto ka naman ng ano? Luto ka naman ng biko." Eh, 'di ba, holiday pa kasi nung Monday. Eh, hindi naman ako nag-holiday na. Ayun, pinagluto ko siya. Ito 'yung natira sa akin. Binigyan ko rin siya. Tapos ito 'yung natira sa akin. So, may pamerienda ako ngayon. Minsan almusal ko 'to eh. Kape. Kape at saka biko. Perfect. Oh, sinabi mo pa. hindi ka gugutumin pag kaya niyang kinain mo sa umaga. Tanggalin ko muna yung mga binamit. Mamaya na maghugas. Dami ko pang hugasin. Naantay ko yung cake matapos. Malapit na mga siguro 5 minutes na lang yata. Ay, hindi pa pala kasi after noon, another 10 minutes pa. Pakita ko sa inyo ang cake. Dalhin ko kayo doon. Dalhin ko kayo doon. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayaw mag-back ng camera. Ay, mainit yung likod. Hindi na clear yung aking salamin ng ano. Ayan sa loob. Tenta. Ayan yung loob niya. Oo. Ayan, tapos na siya. Pero luto ulit natin siya ng another 10 minutes. Taasan lang natin yung ano natin. Gawin natin siyang 150 degrees. Then, para perfect yung pagkaluto ng cake. Then, after 10 minutes, luto na siya. Ayan yung loob niya, baby. Ayan yung loob. Nakikita ko. Ay, ba't ko din? Ay, labas namin. Pakita ko sa labas namin. So, habang nag-antay tayo ng cake, pakita ko muna yung labas namin. Ay, yung labas namin. O, kailangan palamigin muna bago tanggalin sa molder para hindi siya dumikit at hindi masira yung cake. Tapos, another palamigin pag lagyan ng frosting kapag malamig na ang cake. Ako na ilagay yung frosting. Nainis ako.
Andun yung ano, yung village kasi yan dyan sa baba namin, sa likod. Ito yung likod namin eh. Village yan. Tapos meron dyan falls. Nandyan yung Little Hawaii Falls. Maganda dyan mag-hiking. Nagpupunta ako dyan ni dati. Nagpupunta ako dyan. Nag-hike ako dyan mag-isa. Oo, kasi mainit pa yun ni. Nilagay ko lang tapos nilagay ko lang dun sa kusina. Nung paglagay ko sa kusina, nag-CR lang ako. Pagbalik ko, tinatak-tak-tak-tak man niya. Tapos sabi niya, "Oh, Rose, sorry. The cake has broken." Odi, wow. Eh, wala naman ako magagawa. Kasi kakainin din naman namin yun eh. Okay. Excited sa Hello Kitty. Kaya sabi ko sa susunod, gagawa ako ng Hello Kitty pala. Diba? Yan yung likod namin. Tapos nahulog pala yung cellphone ko sa bintana. Ano. Andun yung park kung saan kami galing kagabi. Kasi, ayan o, dyan kami nagsasampay ng sampay namin sa labas, sa baba. Dyan kami galing kagabi ni Alaga. Eh, wala tayong choice eh. Amo sila eh. Diba? Amo kaya sila. Eh, tayo kaya. Hindi. Utusan tayo, utusan. Malapit na yung cake. Nasa ano na siya. Ayan. Tinagtagang ko na. Another 10 minutes lang kasi yan eh. Tingnan ko nga. Ganda ng pagka, ano, umbok na umbok. Huwag lang bumitak. 8 minutes na lang. Hindi naman siya nakakatakot. Kasi, safe naman yung mga building nila eh. Ayan, balik tayo sa kusina. Dito yung kusina namin. Kasi mag-charge ako. Cellphone ko. Ang ganda na nung ano, ganda nung pagkaluto nung cake. Nakailang beses din ako nag-ano niyan eh, gumawa na napalpak. Siguro mga 3 or 4 times. Sa ako na perfect. Kasi pinag-experimentuhan ko muna yung mga recipe na nakita ko sa internet, sa YouTube. Hinalo-halo ko yung experiment ko. Hanggang sa nakuha ko yung timpla na gusto ko. Tsaka yung gustuhan din nila ng amo ko. Kaya yun na yung ginagamit ko hanggang ngayon. Meron tayong 4 na viewers sa aking bahay. Meron tayong 4,000 viewers. Naalala ko na naman 4,000. Ilang libo na kaya yung kalaban natin dun sa ano, sa photo liking contest na yan. Hindi na nakatiis yung ibang members, nag-message na. Hindi sila nakatiis, may message na yan. Ganun ako eh, pinag-experimentuhan ko muna lahat-lahat. Tapos nung huli nga isa, parang gusto ko na mag-give up kasi nahiya ba ako sa amo ko, nagwi-waste ako ng ano, nagsasayang ako ng pag ano ng ingredients. Eh sabi naman ng amo ko, practice makes perfect. Paano mo ma-perfect kung hindi ka nagpa-practice? Normal ang failure, sabi niya. Sa buhay daw, normal daw yun. Kaya sabi niya, pagpatuloy mo yan kung gusto mo talaga yung ginagawa mo. O di, pagpatuloy. Problema ba yun? Siya naman taga-bili ng ingredients, hindi ako. Kaya yun, hanggang sa na-reach ko na yung gusto ko. Diba? Baita ng amo ko. Suportado ako ni amo sa mga bagay-bagay. Kaya nga, nung nalaman niya na gusto ko magbigay ng ano. Oo, oh, taga-tikim yun. Sa tinapay. Unang luto ko ng tinapay, matigas pa sa bato. Diyos ko. Nahiya pa ako nun sa amo ko. Pinagtatawanan ako. Pero normal lang yan. Okay na. Hindi ako nasaktan. Pinagtatawanan talaga nila ako mag-asawa. Sunod ko naman nagawa. Sunog. Okay na sana. Malambot na yung gitna. Kaso, sunog naman yung ilalim at saka yung ano, saka yung baba. Pag ano, pangatlong gawa ko, masarap na. Diba? Kaya sabi ng amo ko, kung sa una, pangalawa, palpaks, I'm sure sa pangatlo daw, ano na yon,
masarap, maano kumbaga, mapag-aralan ko na kung ano yung tama at saka yung mali dun sa ginawa kong tinapay. Ayun, na-perfect ko din. Kaya awa ng Diyos, okay na yun ngayon, okay na. Eh di simula naman natuto ako magluto ng tinapay, inaraw-araw naman ako ng paluto ng tinapay. Awasan na ba akin dito? Kahit yung cake, halos lagi. Nung bago mag-Chinese New Year, 10 yung niluto kong ganung kaliit na cake. Pinamimigay lang ng amo ko lahat. Oo, kasi kung wala namang perfecto, sabi ng amo ko, no one is perfect. Kaya, sabi ng amo ko lalaki, sabi niya, Rose, one day when you go back home, you have already, you have business to build. Niluto ka lang ng tinapay, sabi niya sa akin. Ganyan sila. Kaya, sabi ng amo ko, pero wag muna daw ako mag-resign. Wag daw muna ako mag-design ngayon. Masarap yung frosting ko kasi may cream cheese. Pero hindi ko na ilalagay siguro yung sa cake. Tinatamad ko naman. Kasi yung ibang butter, buo-buo. O, Biko. Kain tayo. Kain tayo ng Biko. Sarap yung Biko. Yung sabi ng amo ko, mag-ano na lang daw ako, home bake. Order-order na lang daw. Oo naman, kasi ano pa lang si Anne, grade 11 pa lang si Anne ngayong pasokan. Tagal pa, mahabang. Mahabang ano pa. Mahabang kwentuhan pa tayo dito. Kain tayo, Biko. Madami nag-message sa akin. Kailan daw sunod na parapol? Yung katulad nun sa pinarapol natin na ano, yung baking pan na mga set. Oh, Ma'am Rona, masarap. Ano kasi yun eh, yun yung maganda daw ngayon ni ano, magandang negosyo. Grade 11 ka rin pala. Yan ako, grade 11 din ngayong pasukan. Kaya mahaba-haba pang ano. Mahaba-haba pa yun. Wala pa akong budget sa parapol eh. Nagingi kasi yung kapatid ko pambili ng beek. Yung kapatid ko kasi nawala ng work since ano pa, last year. So mag-iisang taon na pala ngayong ano, next month, mag-iisang taon na siya walang work. Wawa naman yung kapatid ko. Sabi ko nga, antay lang sila kasi hindi naman kaagad-agad. Gusto daw nila kasi yung ganun, yung pinarapol natin dun sa 1K subscriber natin, yung mga set-set ng baking pan. Okay naman sana yun, mura lang kasi yun dito eh. Kaya lang, ang hirap mag-ano, ang hirap kasi magpabagahe, mas mahal pa yung pabagahe kaysa sa... Diba? Yun yung inaano ko. Pero someday, one day... Wala nga ma magsusponsor eh. Naghanap nga ako ng sponsor. Walang problema. Yung kaya ko naman sanang bilhin. Kaya lang, ang pakargo, kailangan, pag nagpakargo ako, diba, isahang ano na lang din. Yung isahang pakargo para hindi sayang sa bayad.
Pero ano, malay ninyo mga March or April, baka sakali. Antay nyo lang. Di ba nakaka-excite? Eh, alam nyo na. Wait lang, luto na yung cake. Narinig ko nagtutot. Tutot! Wait lang. Tara, nag-smile. Nag-smile na naman, nag-crock. Pero in fairness. Diba, ang ganda? Lalagyan ko na lang talaga siya ng frosting mamaya para hindi makita yung smile. Ganda. Bango, promise. Ang bango. Sobrang bango niya. Nag-smile kasi siya. Pero konti lang yan, pwede yan eh. Wala namang, hindi naman ano, big deal. Lalo na pag nilalagyan mo siya ng frosting kasi hindi naman yan makikita. Eh, pag nagpo-frosting ka pa naman, kailangan flat. Pero ako minsan, hindi ko na pina-flat yan. Ganyan na lang itsura niya. Kung na itsura niya, hindi ko na tinatabas. Sayang eh. Ayan, palamigin ko muna ng konti. So, habang lumalamig siya dyan, ako'y kumakain. O, diba nakita nyo na ang aking cake. O, diba? Taro cake. Taro chipon cake. Ang sarap. So, lalagyan ko na lang ng frosting to mamaya para gumanda naman ang kanyang mukha. Ligay ko muna siya dyan. Palamigin natin. So, habang pinapalamig, kainom ng kape. Kape tayo. At saka Miku. Papasok ko dyan. Pasok ko sa... Pero pag lumamig na siya, na ano na yun, nagko-compress na siya pag lumalamig, yung chipon cake. Pag lumalamig, hindi mo na makita na may bitak dun sa taas. Pakita ko sa inyo mamaya. Basta pag lumamig na, nagiging ano na siya, bumabalik na siya eh. First time ko kasi gumawa ng may ganito, yung may taro flavor. Chuchu. Ako hindi ko na tinataba. Sayang kasi. Except na lang kung ano yung mayroon akong ginawa nung nakaraan. Tinabas ko yung gilid kasi para medyo maliit lang yung pagka-circle niya. Tapos yung pinagtabasan dun sa gilid, yung pinangkapi ko lang. Ganyan plan ko ng kape. Diba? Ganun lang. Ganyan plan lang ng kape, kainin. Ayun, nawawala na yung ano niya. Nawawala na yung bitak-bitak kanina. Unti-unti na siyang nagaan. Minute. Pwede ko na siyang tanggalin. Sa? Tanggalin na natin. Nag-ano na eh. Wala na. Dito tayo. Ayan, winid ang pudal. Pero kay alaga to. Kasi,
Naingit sa akin dahil mayroon ako Winnie the Pooh. Tcharan. Mausok-usok. Ayun na siya guys. Tsura niya. Sarap. Diba? Kaya nga. Pero ano, kahit noong nakaraan hindi naman siya pambenta, pambigay ni Amo. Hindi ko rin siya tinabasan kung ano nung itsura nung cake. Ganun na siya. Nilagyan ko na ng frosting. Ganun-ganun lang. Pinamigay ni Amo. Pero yung isang maliit, tinabasan ko yung dito eh. Yung gilid. Para kasi nilagay ko siya sa isang taas nito. Para maging two layers siya kunyari. Diba? Maliit lang kasi ito yung cake na maginagawa ko. Ay, huwag ka matumba. Ayan na siya. Init. Ating cake. Yung taro cake natin, guys. Ano ba ang taro? Di ba gabi yun? Sabay tinanong. Di ba ang ube, ganun din, taro? Di ba? Correct me if I'm wrong. Di ko kasi, kasi nung nag-research ako sa, tinignan ko sa Google. Ano daw, yung taro, nakita ko yung picture, gabi. So, yung ube, paano ba yung ube? Taro din ba ang ube? Ayun, sarap. Looks yummy. Tulog pa rin sa alaga. No oras na ba? Mas 4 na? Nagis. Ah, magkaiba ba? Kaya ko kasi yung ube. Yung ube, ganun pa rin yung ayun ako. Mali-mali talaga ako. Kasi ito, ayan yung nabili kong flavor. Taro flavor. So, nag-base lang ako sa kung anong flavor. Gusto ko lalagyan ng flavor. Parang ganun. Parang trip ko lang maglagay ng flavor. Ito yung pagtingin ko sa internet ng taro. Gabi. Parang gabi siya ganun. Sinaisip ko, ba't purple? O, di ba wala ng bitak? Pumasok na siya lahat. Wala na yung bitak. Nag-ano na siya, nag-compress. Wala nang bitak yan eh. Hindi na siya nag-smile. Pag lumalamig na siya, hindi na siya nagsasmile. Tinamay. Ano kasi niya ang lambot? Diba? Sarap. Ay, lobat na yung cellphone ko. Malulobat na naman ako. Mamaya na, lalabas pa ako eh. Lalabas kami ni Alaga. Pupunta kami sa park, mga masyal, pagpagising. Ang balik namin mamaya mga 7 or 6:30, ganun. Mamamasyal kami dalaw eh. So, mamaya ako nalagyan ng frosting pagbalik namin. Sigurado malamig na ito mamaya.
S4 na kasi, S4, S5, S6. Mga siguro, bago mag-ano sa S, babalik na rin kami. Ganun. Kasi kailangan ipasyal si alaga sa labas. Kailangan namin lumabas. Eh, dito naman, hindi bawal ang bata lumabas eh. Sa Pilipinas ang yung bawal. So, palalamigin na lang. Tapos, lagyan natin ng frosting. Yung frosting ko, ito. Parang kulang sa kulay. Lagyan ko pa kaya ng dagdag na ano. Dagdag na kulay. Dagdag ako kaya yung kulay niya. Meron din doon durian flavor. Sarap kaya yun. Try ito. Kasi flavor lang. Durian. Langka. Naubos na yung kape ko. At ako'y maghuhugas na naman. Diba? Tapos luto, hugas. Ah, okay. Ugat ng gabi. Oo nga, gabi. Ano kayo mga nagbe-mention sa akin sa Facebook? Ang dami nagbe-mention sa akin sa Facebook. Bantay kayo mamaya. Hindi na ako nakatingin dun sa ano eh. Nai-stress lang ako. Okay. Grabe klase ng kamote. Eh, bakit purple? Nagtataka naman ako bakit. Sige na nga, wag ko na nga isipin niya. Wala eh, wala maghuhugas. Si amo ko pa naman. Naku, hate na hate din maghugas nun. Di bali daw magluto siya, wag lang siya maghugas. So, mamaya ulit, lagyan natin ito ng frosting pagka lumamig na. So, balik muna tayo sa Facebook. Tingnan muna natin yung entries natin kung ilang million, ilang libo na ba siya. Salamat sa pagsama sa aking live. Bye-bye!